The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad, maganda umaga sa iyo, Brad. Good morning, Ted. Kumusta? Malinaw ba tayo? Oo. Mukha namang pwede na yung ating signal. At sana nga, ikaw ba'y moving ngayon? Baka lang tayo maputol, no? Nasa NLEC. Okay. O, sige. So, Brad Jeff, this morning sa pagbubukas ng ating programa, ito'y ating nanaibalita para po sa lahat ng ating mga ginigiliw na mga tagapakinig, napapansin, kasama po sa ating attendance araw-araw sa mga super senior ay si Tatay Totoy Guanyo. Si Tatay Rogelio Dayaw Guanyo ng Nueva Ecija. Ano po? Ang aming pong malungkot na balita nga this morning, siya po'y pumanaw noong araw ng Sabado. Ako din po'y nagulat nga no, sa informasyon na atin nakuha kay Ate Dina. Bagamat mga kapatid, may mga bagay-bagay nga sa mundo na napakahirap pong ipaliwanag. Si Tatay Totoy po, nagkaroon lang ng sinat at dinala nga sa ospital. At ito ho, sabi sa akin ni Ate Dina, ay nauwi po sa pneumonia. Kaya po, nung Friday, binati pa natin siya. Brad Jeff, naalala mo? Oo, binati pa natin nung Friday. Yes. Nanonood pa nga po sa atin. Bumaling siya. Opo. Pero yung nga po ang malungkot na balita. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay ngayon dyan po sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Ito po, starting today hanggang sa araw po ng Miyerkules. Muli ang ating pakikiramay sa pamilya po ni Tatay Totoy Guanyo. Brad Jeff, go ahead. Yes, nabalitaan natin kay Ate Dina at tayo ay makakadalaw naman dyan. So Ate Dina, nakikiramay kami sa pagkawala ni Tatay Totoy. Wala na tayong maghiliw na tagapakinig. Yan. Kababayan ko kasi yan. Kaya nung dinalaw ko siya sa Marikina one time, nagkatuntunan kami. Mga lugar. Anyway, Brad Ted, tuloy lang natin. Narinig natin yung mga pagkamatay, even sa mga nababaltaan ko rin sa mga taga-church, ay mga namatayan din. At pinapakita lang po talaga ngayon yung brevity of life. Ibig sabihin po, yung kaiksian ng buhay. At yan po'y pag-uusapan natin ngayon na ang buhay ay mahikli lamang dito sa mundo. Sa libro po ni James, okay, o Santiago sa Bagong Tipan sa New Testament, may kinuwento lang po siya. May mga grupo daw na negosyante na hindi naniniwala sa Diyos yung mga to, puno-puno ng pride, tila bagang hawak nila yung kalalabasan ng buhay nila, alam mo yun, yung hawak yung future. Ang sabi po doon, makinig kayo sa akin, kayong mga nagsasabi na ngayon o bukas, pupunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami roon sa isang taon, magninegosyo, kikita ng malaki. Sabi ni James, sa katunayan, hindi nyo alam kung ano mangyayari sa inyo bukas, sapagkat yung buhay ay parang hamog. Yung hamog po, nalilitaw ng sandali, mawawala pagkatapos. So sinabi ni James, kayong mga sabi ng sabi na kayo may control ng buhay, na parang sinet nyo na, mabubuhay tayo ng ganitong taon, number of years, ganito, ganyan, nawala yung Diyos sa picture, okay? Sabi niya, yung buhay natin parang hamog lang compared to eternity. Pagsikat ng araw, naarawan yung hamog, wala na. Okay? Hindi po sinasabi ni James na huwag kayong magplano ha, para mabalance lang. Dahil God is a God of order. Sinasabi lang niya, pagka makatao ka masyado at ikaw ay nakasalalay sa iyong kakayanan at karunungan, hindi mo finactor in si God sa picture, isa kang hangal, sabi, you're a fool. Sabi sa Santiago 4.15, kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganon ang gagawin natin. Yan po yung sabi sa Santiago 4.15, kung loloobin ng Panginoon. So ang sabi lang po ni James, if it's God's will, let's do this and let's do that. Kung God's will na mabubuhay pa tayo, yun po yung pagkakaiba ng taong may Diyos at yung taong walang Diyos. Yung taong may Diyos, Lord, ikaw may hawak ng bukas ko. Pwede hindi na nga ako magising bukas eh. O pwede dumating ka na nga eh, di ba? So kung loloobin mo, ikaw po Panginoon ang masunod. Gagawin ko yung part ko, okay? At gagawin niyo po yung ultimately ending sa inyo pa rin. Hindi tayo yung kesera-sera, bahala na, hindi na ako magpaplano. Whatever will be. No. We're gonna do our part, but God will do His part. Kaya po, again,
Gusto ko lang kayo encourage as we start this week, Santiago 4:15. Kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganon ang gagawin natin. Type in manalangin, Panginoon, ultimately kayo may hawak ng buhay. Si Tatay Totoy Guanyo, dinasasal namin, gumaling, and yet, Lord, kung kinuha mo na, wala kaming magagawa. Pero Lord, kami lang ay umaasa sa iyo na ang ending namin makasama ka sa huli, eternity. So bless Lord God the people who are struggling now. May mga tanong na maaaring hindi na masagot dito sa lupa. Sa langit na lang namin tatanong sa iyo. Bless niyo po ng comfort sila Ate Dina, sa po ng kanyang mga kamag-anakan sa pagkawala ni Tatay Totoy Guanyo. At sa mga nag-iikaus ngayon sa buhay, Lord, sa iyo lamang umasa at gawin ang kanilang role. In Jesus' name, amen. 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 Lord, we pray. Muli po na inyong gabayan si Brad Jeff sa kanyang mission today. At sa buong linggong ito ng kanyang pagmimisyon sa ating pong programa, lagi niyo po siyang aalagaan, babantayan, lalo na po ang kanyang kalusugan. Mahal na Panginoon, para po sa lahat na nakikinig ngayon sa amin na may karamdaman, Lord, kayo na pong bahala sa amin lahat, sa mga may iniinda, sa lahat po ng mga nababahala. Lord, yakapin niyo po kaming lahat. In Jesus' name we pray, amen. 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 Salamat Brad, thank you muli sa isang edisyon na naman ng ating The Daily Brad, at looking forward tayo sa ilang pang-aral sa buong linggong ito. Sige, so pabiyahe ka ngayon, meron ka bang speaking engagement? Yes Brad Ted, papunta tayo ng Tarlac, ang aking kaibigan na si Elma Ropeta sa Diwa Publishing. In-invite tayo to speak ang tauhan dun sa Tarlac. So kasama ko ngayon si Ren at si Jovan, mga staff ng Diwa Publishing. So papunta kami. Hindi naman dun sa Banban Tarlac. Okay, baka magkita pa kami ni Mayor Alice. So hindi na dun ako pupunta. Anong part tayo ng Tarlac? Tarlac City. Ayan. Akala ko sa Bofu. Hindi. Hindi. Joke lang. Joke lang naman. Opo. O, sige. So, Brad. Sige. So, Brad, mag-iingat ka at huwag kang masyadong malikot. Baka magusot ng iyong... Sabi ko, napapansinin mo eh. Baka, alam mo naman itong aking baby boy. Every small details nakikita niyan. Baka magusot. May biyak ba sa likod yan? Akala ko sa batasang pambansa nga ang punta nito ni Pastor eh. Sige. Okay, sige. So mag-iingat ikaw, Brad Jeff. Mag-iingat ikaw and catch you again tomorrow. Thank you. Brad Ted, happy birthday lang kay Pastora Susan Zeta. Asawa yan ni Pastor Milo. And kanina paglabas ko ng village, yung guard doon sa Kainta Green Park, nag-aabang na raw sa inyo ni Chacha. You know. So thank you so much for tuning in. Ano name niya, Pastor? Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. That's it. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.